Paano po ba umorder? Paano po ba mag-order dito? And paano po ba kasi umorder sa Shopee? Kindly paturo? Ang video ito ay para sa mga beginners na hindi pa marunong umorder sa Shopee, kaya tuturuan ko kayo step by steps. Ang unang gagawin natin ay i-download muna ang Shopee app. Kung Android devices ang gamit mo, madadownload mo yan sa Play Store, at kung iOS user ka naman, madadownload mo yan sa App Store. Once na na-download mo na or na-install mo na, i-open mo na ang Shopee app para makapag-loading na ito. Kapag ganito na ang lumabas, iswipe nyo lamang ng iswipe pakaliwa hanggang sa matapos ang pwede nyong iswipe. At hintayin lumabas ang start button. Kapag lumabas na, i-click na ang start. Kapag may lumabas na ganito, i-click nyo lang ang X. At ngayon, nandito na tayo sa homepage ng Shopee. I-click lamang ang Me sa babang bahagi ng Shopee homepage. Ang gagawin natin ngayon ay magsa-sign up. I-click ang sign up button. Sa pagsa-sign up, mas madaling gamitin ang mobile number dahil mas pabilis ito. Kaya ilagay natin ang ating mobile number at siguraduhin lamang na ito ay active. Pagkatapos ay click ang next. At ilagay ang code dito sa baba at i-click ang OK. Pagkatapos naman ay makaka-receive kayo ng text message galing sa Shopee na naglalaman ng one-time password code. At ilagay ito dito at i-click ang next. At pagkatapos ay maglalagay naman tayo ng password. Sa password, kinakailangan ito ay binabuo ng upper and lower cases at 8 characters. For example, Juan de la Cruz. I-click nyo lamang yung mata sa gilid para makita nyo yung tinatype nyo at hindi kayo magkamali. At pagkatapos nun ay meron na tayong account. Ngayon, pwede na kayong mag-search ng mga products na gusto nyong orderin. So ako, for example, isi-search ko ang iPhone 6. So ayan, iPhone 6. And kung makikita nyo ngayon, pwede na kayong mamili ng gusto ninyong orderin. And paano naman kung nakakita kayo sa Facebook ng mga ganitong post and gusto nyong umorder? Ang gawin nyo lamang ay i-click ang link kasama ng kanilang post. At pagkatapos nun, kapag may lumabas na ganito, i-click lamang ang Shopee at diretso na kayong mapupunta sa Shopee app na diretso naman dito sa product na gusto ninyong orderin. So nandito na tayo. Ang gagawin natin ngayon ay pwede nyong i-click ang add to cart o kaya naman ang buy now. Pero kung marami kayong o-orderin at iba't iba, mas magandang i-click ninyo ang add to cart. Pagka-click ng add to cart, makikita nyo na ngayon, pwede na kayong mamili ng gusto ninyong orderin. For example, ang kulay ng gusto nyong orderin ay black, ang size naman ay small, at dito sa baba ang quantity para mailagay ninyo kung ilang bilang ng t-shirt na kulay black, size small ang gusto nyong orderin. Pagkatapos, i-click ang add to cart sa baba. At pagkatapos naman nun, i-click nyo uli yung add to cart kung gusto nyo pa ng ibang damit. So ito pwedeng peach, tapos extra large, at sa baba quantity niya ay 4. I-click nyo ang add to cart sa baba pagkatapos. At pagkatapos naman nun, i-click naman natin ang shopping cart dito sa taas para makita nyo yung mga product na in-add to cart ninyo. Lagay ng check sa tabi para malaman kung alin ang inyong o-orderin. At pag nalagay ng check, i-click naman ang checkout dito sa baba. Itong price na ito ay hindi talaga yung total price niya dahil meron pa siyang shipping fees na hindi pa dito kasama. Kaya i-click natin ang checkout para makita natin ang magiging total amount na ating babayaran. Pagkatapos nun, lalabas naman ito. Ibig sabihin, kailangan nating ilagay ang ating pangalan at address na pagdedeliveran ng ating product na ating o-orderin. So, pag may lumabas naman na ganito, i-click natin ang allow. At pagkatapos, ayan, i-fill up nyo na yung inyong personal details.
dito nila ipapadala ang inyong product na orderin. Full name, mobile number, region, province, city, and about naman sa postal code. Kung hindi nyo alam, pwede nyo i-search sa Google kung ano ang postal code ninyo. For example, sa Calapan City. After mag-fill up, i-click ang submit. At dito, ito ang inyong makikita. Ngayon naman, ilalagay natin ang ating payment method. So, i-click ang payment method at pagkatapos ay piliin nyo kung ano ang gagamitin nyo. For example, cash on delivery. At pagkatapos, i-click naman ang voucher code. At ilagay ang available na voucher, lagyan ng check sa tabi. Free shipping voucher and 100 pesos off. Diba, ang daming discount kapag new user ka. I-click ang OK pagkatapos at dito makikita nyo na kung magkano lahat-lahat ang inyong babayaran. Kung sa makikita nyo, sobrang dami nang nakuha nyong discount. So, total of 589 lahat ang babayaran. I-click ang place order kapag gusto nyo nang orderin. So, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang actual na pag-order ko ng product dito sa Shopee. So, ang o-orderin ko ngayon ay soldering flux. So, ang gagawin ko, isi-search ko ang soldering flux. At ngayon naman ay nandito na ako sa mga tinitindang soldering flux. Ang gagawin ko naman ay mamimili at ito na. I-click ko ang buy now at i-click ko yung 150 grams. Pagkatapos ilagay ko ang voucher code. At pipiliin ko ang isang voucher lamang. Tapos select payment method. I-click ang cash on delivery. At pagkatapos noon, i-click naman natin tong shipping option. Lagi natin ay delivery anytime. Para kahit anong oras, pwede na lang i-deliver. Important ito para maka-order tayo ng mas mabilis. Tapos, makikita natin sa baba, 49 na lang ang babayadan ko. Tapos, place order. At pagkatapos noon, order successful. So, ang gagawin ko ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano i-check yung order ninyo, kung ano na ang kanyang status. So, click yung me sa baba. Tapos, ito na ang lalabas. Nasa to pay. Ibig sabihin, ina-process pa ng Shopee kung papayagan nila ang ating cash on delivery. Dahil yung iba, hindi pinapayagan sa cash on delivery. Pero mga after an hour, mapupunta na yan sa to ship. At kapag natapos ng i-process ng seller, mapupunta naman yan sa to receive. Kapag siya ay nasa to receive na, ibig sabihin, ina-deliver na siya ng courier. For example, na-deliver na siya ng Ninja Van or ng JNT. At kapag nandito na siya sa completed, ibig sabihin, siya naman ay na-deliver na successfully sa atin. So, pagkatapos ng isang araw, chinek ko ang aking order at ipapakita ko sa inyo kung ano na ang kanyang status. So, siya ngayon ay nandito na sa to ship. Ibig sabihin, ina-process na ng seller ng Shopee para ma-deliver na yung aking in-order. Dito nyo rin makikita sa baba kung kailan ba darating yung order nyo. Pero yung nakalagay dito na to receive ay ano lamang nila. Estimated lang. Nakalagay dito is marireceive ko siya sa 28 ng September. Pero dahil yun ay kanilang estimate lang, hindi mo yung sigurado, maaring mas bumilis or naman mas matagalan pa.
And this is the end part of my video and sana nakatulong ito sa inyo. Kung meron kayong tanong, i-click, i-comment nyo lang yan sa ating comment box at sasagutin ko yan. And kung gusto nyo naman bumili sa Shopee, just click my affiliate link sa baba.